to the land of dawn. Tingnan natin kung kaya nga bang ma-force ng Game 3 ang Work Ulster Force or tuluyan na nga bang ito 2-0 sweep ng Bren Esports ang Work. Yes, yeah, that's a good question. Will Work be able to force a game number 3? Pero right at this point, I really like it kahit hindi ko masyado nakikita yung buong mapa. Yung that anticipation coming from Flat PC na sumama doon sa gitna. And ano eh, ang plan kasi nila dito, TDC, is to secure the first Little Wanderer. Wherein hindi nila yon nagawa during game number 1. And at sa current draft ngayon ng Bren Esports, kumbaga, mas mahihirapang mag-contest ng objective dito as sa early game ang Work Ulster Force. Yep. Nakikita agad natin dito na gumagawa ng paraan ang Work Ulster Force para magkaroon at least ng control sa early. Pero kita mo naman kung gaano kasakit yung damage ng Popolin Koopa. Pero mukhang tinamaan din ang Curse Crow. Wow. Plus the two combo dito ni Jose. And Work Ulster Force will get that first blood. Pero si Rainbow naka-exchange din naman. Concussive Blast para kay Lusty, not enough to take down RTZ. Yung Soul Blow muntik pa nga na ma-take down si Lusty doon, but with that flicker, he's able to disengage. Yes, and I thought ang mamamatay doon was actually Unravel because of the poke na ginawa nila Few and as well with Lusty. But ang ganda ng backup ni Jose. That's one of the reason bakit sila ang nakakuha ng first blood. Fortunately, hindi na invadean si Carl and as well nakabawi doon yung Chango ni Rebo. Yeah. At meron pa siyang Impure Rage, so hindi niya kailangan umuwi actually. So kaya niya makipagbakbakan kay Jose as early as possible. And also the Meteor Shower para pang clear ng wave. But however, Unravel na naman ang magiging next target ng Bren Esports. Pero alam naman natin, hilda pa rin yan. Makunat at makunat pa rin talaga yan. Pagpasok nilang sa brushes, magpuproc yung blessings niya. So kailangan lang naman maging maingat ni Unravel dito eh. Pero looks like Bren Esports, di na sila maghihintay pa. Kunin na kaga nito, they are well positioned to get the first turtle. Alam din ng Work Ulster Force na hindi mo na nila pwedeng sabayan ang Bren as early as this. Dahil kailangan pa nila ng items kay Chu, kailangan pa nilang ma-secure yung mga, at least yung mga first four items na kanilang side lane. Pero may bawi naman sila, they took down Rebo on the bottom lane. And the bottom lane they will, kasi mukhang hindi ata siya makakapag-wings by wings. Hinagat kagad siya ni Koopa, disabling him and giving another score for Bren Esports. This is a much better game compared to what Work Ulster Force had during game number 1. Mm. Nakakasabay sila dito given that yung kanilang lineup is someone na merong Claude. Wherein, alam natin na kailangan pa talaga na makapag-farm. And yun yung malaking bagay nung nawala yung Selena ng Bren Esports. Hindi sila ganon ka-aggressive katulad nung ginagawa nila nung game number 1. Mm-hmm. And ang ginawa nila more on, yes, merong aggressiveness, merong unting aggressiveness, pero hindi na ganon katulad nung game 1 na parang almost sumasalubsob na sila. Jose! Oh, hinamaan ang Wave of the Dragon, pero enough rin damage dito, plus the Meteor Shower para ma-secure yung kill. Hindi binigyan ng pagkakataon si Jose ni Luripad. 1-2-1 ang current standing at na-burn niya rin yung kanyang flicker from that engagement. Oo, that was secured kasi nandun din yung Popolin Koopa eh. So, sabihin na natin hindi mapaperfecto ni Lusty yung kanyang Wave of Dragon. Kaso nga lang, sakto. Nandun din yung bite, of course, ni Koopa. And together with the Meteor Shower, secured ngayon yung kill for Bren Esports. And so far, tempo-wise, it looks like Bren Esports. Medyo magaan ang laro sa kanila na to. Magaan na nga rin ang ikot ng Work Ulster Force. Pero yeah, nakikita natin dito yung Bren Esports na talagang nagiging reactive. O sila mismo, sila din mismo ang gumagawa ng mga plays. So almost bigayin lang din ng opportunity dito. Kung sakaling sino mag-initiate, sila yung agad yung makakalamang when it comes to fights because they have the burst capability as well. Pero talking about burst, Jose securing another kill here. At si Rebo ang mapapatumbas sa side of Bren. Nagdadalawahan na si Rebo doon, TDZ. Oh, ah, meron another turtle fight. Oh, Electro Final Blow. Sino makakakuha ng turtle? And that would be Carl TZ. Gamit ang kanyang Benedetta, 3-mar TZ with a nice stun. But hindi pa rin enough yung shield to protect against two members ng Bren Esports. RTZ trying to chase slap TZ. Pero meron siyang quicksand guard. Si Phil. Upo muna siya. Pero si Carl TZ, si Chumo ang siyang inahabol dito. Carl TZ, again, with the feathered airstrike. Enough! Oh! Yung damage! Carl TZ is down! And Jose with a nice assist. Jose trying to susubukan niya i-body block at steal rather yung purple buff gamit ang Meteor Shower ni Rebo. Pero magandang engagement. Sino lumamang dun?
Well, parang balikan lang din, DDZ. Well, oh, I can say that Brand Esports definitely won that engagement dahil na-secure nila yung Turtle. Pero, nakakuha ng consolation naman dito si Kusi. Diba? Getting a pick off on Brand Esports. And right now, and that was definitely Carl TC. Kahit papaano, nahahalt nila yung progression nitong Benedetta na to. And mind you, TDC, si Chu, hindi pa siya namamatay dito. Sabihin na natin, wala pa siyang nakukuha ang mga, or rather objective, or even ito nga, wala pa siyang napapatay. Pero tuloy-tuloy ang farm ng Claude na to. And somehow, itong Claude na to ang magiging problema ng Brand Esports going into late game. Lalo kapag nagkaroon na siya ng items, and looking at the items here, Tamar TZ, meron na siyang Bloodlust Axe. So, mas mataas na naman yung lifesteal niya. So, meron ding opportunity yung Work Oster Force na makipagsalpukan kaagad with that item. And talking about item here, Demon Hunter Sword. But look at Unravel. Nagang susubukan niya makipaglaban sa tatlo. Oh, meron siyang Flicker out and Chew with the Blazing Duet. Not that much damage. Si Artisi sinusubukan niya i-takedown si Rebo. Almost half HP from that Soul Bloom. Pero Work Oster Force, they're... Meron siyang opportunity to play aggressively, pero ang Brand Esports absorb, parang calculated nila yung damage output ng Work Oster Force. Oh, and my, alam mo TDC, yung ginagawa nila Unravel and RTC, they are just buying time to the point na makapag-farm si Chu, and sobrang libre. Actually, uses Blazing Duet doon sa gitna, and as well, getting all that energy, or rather yung turrets doon ng Brand Esports. So, ngayon, ang ginagawa ngayon dito ng Work Oster Force, he's just holding the line, just give enough time para sa mga damage dealer nila. Even Tamar TZ, confident na ngayon siya dito. Yep, sobrang confident niya with the Festival of Blood additional lifesteal at nagkaroon tayo ng engagement dito sa may bottom lane. RTZ will secure that kill using the Soul Bloom. Francis Few ang magiging next target dito. Bite M. Koopa ang naging sagot ni Few, but Flap TZ will be going to secure that kill. Turtle fight na naman, and also with the Feathered Airstrike, muntik niya matake down si Few, pero enough pa rin damage, and the Turtle will be taken out by Carl TZ. Carl TZ magiging main focus ngayon, pero Carl TZ hinabot din si Kosei. Kosei, oh, he will go down sa kamay ni Flap TZ. The TZ brothers taking down to making the play side ng Brand Esports. Ang daming naging mali doon sa side ng Work Oster Force. Even Kosei was about to kill Lusty dung pag-face check doon ng Cho, pero kinulang pa. Even with a single normal attack, hindi niya napatay doon na Cho, just right flicker out. Tapos yung back lanes ng Brand Esports, hindi nila in-anticipate na ganun yung damage na rito. So right now, Work Oster Force, oh, medyo nababawian sila ngayon ng Brand. Nababawian nga sila ng Brand ngayon, and with that, Lusty will be taken out of the play for the next 15 seconds. Pero lumalaban pa rin yung Work to la. Definitely. Talagang naghahantay lang din sila na, okay, kailangan lang natin i-endure yung first part of the game. Pero kapag si Chu nagka-item na, meron siyang Raptor Machete plus the Demon Hunter Sword. Mm-hmm. Siguro isa pang item, on top of that, pwede na agad silang mag-engage. Since medyo maaga pa rin naman, Rob, it's just 8 minutes, pero... Talking about momentum and talking about the tempo, Brand Esports ang may hawak nun. Oo, pero kailangan nila maging mindful dito at EDC. We've all known na of course Claude is definitely gonna scale on the lane, and not only that, even Kusei, napansin yung damage ng kanyang Feather Airstrike kanina just by 2 pops, kayang-kaya niya na kagad na makapatay ng mga squishy lineups dito from the Brand Esports. Yeah. Pero ang maganda lang sa Brand, yung aggression nila hindi humihinto. Mm. Talaga tuloy-tuloy to the point na ang Work Oster Force kailangan nilang sumabay, and it all thanks to RTZ and Unravel kung paano sila nakakasabay ngayon dito sa mid game. Look at the gold lead ngayon dito. This is what? 3,000 lead on Brand Esports, pero hindi natin masyadong ramdam yun kasi ang ganda rin ng depensa ng Work. Yep. And giving some space dito sa side ng Work Oster Force to at least find an opening. At yun yung magiging sagot dito ng Work Oster Force. RTZ taking out Carl TZ. Unravel ang magiging target. And Few, hindi pa rin enough yung damage up against a very tanky Hilda. Ang ganda ng pick-off na yun, TDZ. And that was with the help of course, the support of Work Oster Force. And right now, walang jungler ang Brand Esports. And this is a good opportunity para sa Work na bumawi sa Torre. An opportunity they will have. Mukhang mauhuli si Flap TZ. Oh. Shutdown, 320 gold ang makakuha niya. But Lusty, with the Way of the Dragon, si Unravel ang nakuha. But Few, nag-abang pa rin sa likod with the Purple Surprise na stun at na slow. Ang members ng Work Oster Force, and also a nice attempt from Rebo to use his meteor shower, pero the other way around ang ginawa ng Work Oster Force. Dun tayo sa kabila.
Oh, wow. Medyo nagkasunod-sunod dun yung ano, ah, yung pagbawi ng Work Oster Force. Ah. Hindi pa naman nila nako-convert to into an objective, pero they are actually getting ahead in terms of map vision right now against Bren Esports. And like what you mentioned, medyo pagka hindi maganda yung positioning na Meteor Shower ni Rebo, parang kukulangin sa damage potential, sa damage ang Bren Esports. So, right now, kailangan maging maingat ng Bren yung kanilang pagpasok. Look at FTZ! Ang sakit ng damage si FTZ with the BOD. Pero si last team mo pumapasok sa loob. Way of the Dragon, na-cancel niya ang Feathered Airstrike. Ito rin si FTZ with the ultimate, trying to catch out Kosei. Kosei makapag wings by wings. Si Chu naman nasa likod with the BMI, able to escape, pero hinabol pa rin siya ni FTZ using the Electo Final Bro. Unravel ang magiging next target dito, but FTZ says no. Disengage muna tayo. Okay na yung takedown natin si Chu. And that is the second death para sa clone ni Chu. Grabe yung pag-sustain ni FTZ doon sa gitna with a Desert Tornado and getting a kill, of course. Chu, this is a good strategy din coming from Brennan. They could potentially take the Lord right now. Pero ang gusto nila, this is a much disciplined strategy. Linisin muna nila probably yung mga inner turrets dito, or rather get a good position para mas makuha nila ng maayos itong Lord. Kasi at this moment, buhay na ngayon yung Claude. Bren Esports, they need to think twice if they would want to secure itong first Lord of the game. Pero ang daming members ng Bren Esports na nag-aabang sa may Lord Pit. Kinamita ng Bite M Koopa si Trim Artizi, but not that much damage. Pero meron siyang control at least. Stun para kay Artizi. Feathered Airstrike ginamit dito ni Jose. Not enough angle or not much AOE. FTZ still survives. 3 more TZ up against FTZ. Quick stand guard para makakuha ng HP regeneration. FTZ against the world. Kailangan makakatakas pa siya. Sabi ni Chu, hindi ka makakatakas. Not today. But Chu with the BMI is safely getting out of the way as Work Oster Force getting a takedown or rather a shutdown para kay FTZ. That was almost a good initiation coming from Bren Esports. Oh! Wow! Wow! Palang isa si Kosei with the last Feathered Airstrike. Natumba si Pew. Oh my, that was very unfortunate para kay Few. Pero I just would like to say, ang ganda ng anticipation doon ng ultimate ng Khalid eh. Nung pag-circling eagle doon ni RTZ, inabangan niya yung impact. Tumama doon, na-pick up agad yung Matilda. Kaso nga lang, yung damage, we've talked about this earlier, TDZ, yung damage ni Chu. That's one of the reasons kung bakit halos natunaw kaagad doon sila Carl TZ. And at this point, eh, mukhang online na ang Work Oster Force. Online na ang Work Oster Force at online na rin si Chu. Pero nagkakaroon tayo ng Lord fight. Almost half HP ang Lord sa ngayon. Pero ang Bren Esports umiikot sa my left side or sa right side, at ang Work Oster Force din ay nag-aabang ng magandang opportunity. RTZ nag-sustain ng enough damage from the rest of Bren Esports. Feathered Airstrike ginamit na rin ni Kose. But still, look at the position of Bren Esports. Again, with the respect from the damage output ng Farsa, umiiwas at umiiwas pa rin sila. Pero Rob, ito yung gusto ko kay Kusei, TDC. Hindi siya nagtitipid ng ultimate from the Farsa. Kahit sabihin natin pampok lang yung damage na yun, ito yung magiging susi nila para mapauwi nila isa o dalawang miyembro dito ng Bren Esports. And from that position, they could potentially take down the first Lord. Pero ito ang pinakamahalaga. Pag nabasag tong gitna, medyo mas magiging confident ngayon ang Work Oster Force to take down this Lord. So right at this point, dikit halos yung gold natin, pero it's all about Work Oster Force getting the initiation. And look at that! Feathered Airstrike kay Few. Isang tama lang yung TDC. Halos 3/4 yung bawas. Halos 3/4 agad yung damage ng Work Oster Force. At yun yung strength ng Work Oster Force dito sa matchup nila. Especially sa next Lord fight. Ang bilis mag-cooldown ng Feathered Airstrike and also getting a lot of ground for the next team fight. So ang ginagawa ngayon dito ng Bren Esports, they're trying to hold this outer turret in the mid lane. Carl TZ just going on the segue pushes on the bottom lane, pero alam ng Work ito. That's the reason bakit nila kinakalampag itong Lord na to. Kasi it's either they go for the hero or pwede nilang kuluyan to. Look at the damage. Wow. Halos kalahati na kagad yung Lord. Ganun lang kabilis na-takedown ng Work Oster Force dito yung Lord. But look at this. Few, tinatamaan na naman ng Feathered Airstrike. RTZ will be the target of Crowd TZ. And the rest of the crew, look at Flap TZ. Hindi pa rin siya nag-aabang. Chu will be taking out isa-isa ng Bren Esports, ang membro ng Work Oster Force, getting punished one by one. Isa na naman ang natumba sa membro ng Work Oster Force. 4-0 exchange sa side ng Bren Esports. Sabi ng Bren Esports, wag natin pakilaman yung Lord. Diretso tayo kagad doon sa mga squishy heroes. Inuna, ilisa-isa nila doon yung Farsa, yung Matilda, even Unravel, hindi nila pinalagpas. And
Just wow. Like that, this instant replay is brought to you by Oppo A94. Ating muling tunghayan kung ano ang nangyari. Look at that. Binabawas-bawasan ng Work Oster Force yung Lord. Sino ang magsa-start ng initiation na to? Look at all the backlines. Si yung Few is actually going for RTC. The Feather Airstrike, hindi nila na-pick off doon yung Popol and Koopa. On the backlines, ginugulo ni Flap TC. Si Kusei, that's one of the reason bakit hindi niya magamit yung kanyang ultimate na doon sa mismong team fight. Pati ang ganda rin ng angle doon ni ng meteor shower ni Rebo at catching every members of Work na nasa loob ng Lord Pit. So parang trap. Nakakuha ng magandang trap card. Exactly. And I really thought na magiging malaking factor yung pagtalo ni Trimar with the Lapu-Lapu. He has the perfect bravest fighter. Sobrang brave niya. Ang problema, ubus na yung kakampi niya. Malakas ang damage output ng Ben Esports. And kailangan din i-respect yung ng Work Oster Force yung capability na kaya din mag-dish out ni Flap TZ ng that much damage. Again, ito na yung Khalid na hindi siya yung fighter na Khalid makikita mo sobrang tanky lang. Tumapalag ka rin siya with the Desert Tornado. Feathered Airstrike, kinatamaan si Rebo. But then, nakakatakas pa rin ng Bren Esports doon. And si Lusty ang umabsorb mostly ng damage ng Feathered Airstrike at Work. Nag-aabang na naman sila ulit ng isa pang member ng Bren Esports na siguro pumasok dun sa may brush area nila. Yes, but this is ain't over, TDZ. That might be the first Lord na na-secure ng Bren Esports. Oh. But we still have to respect the draft of Work Oster Force. They still have this flawed. Sabihin na natin medyo nagkamali sila kanina, pero they can definitely turn things around with the damage that they have. At this point, is yung gold lane, or rather, members nila dito, may mga complete itemizations na dito. Even with this Chu, look at that. DHS, Golden Staff, Brute Force Plate, and ang gusto kong pinili niya rito, the Queen's Wings. And this is something he might actually, magiging malaking vital part ito sa mga upcoming team fights ng Work Oster Force. Kailangan niya rin kasi yung additional lifesteal pag nag-proc siya ng almost 50 to 60% threshold or 40% threshold. Kasi kailangan niyang sumoke dun sa loob ng damage or rather sa area ng Bren Esports to get that blazing duet. Pero while that is happening, Bren Esports naka-pick off na naman si Unravel. Wala yung Hilda nila. Hindi kaya na i-sustain dito kasi ang ginagawa ng Bren, they just simply focus on single members dito ng Work Oster Force, and most likely si Unravel yun kasi siya yung laging nakaangat kasi kailangan niya mag-provide ng vision dito for his team. So right at this point, look at that, even Few pinaktor niya na yung base turret dun sa may bottom lane. So well, Bren Esports, nasa kanila ngayon ang bola to play it slow. 40, almost 40 seconds in, lalabas yung susunod na Lord. Perfect positioning coming from the trap dito ni Few with his Popol and Koopa. And ang ganda ng abang ng Bren dun sa mapa. Pag may sumilip dyan, tunaw talaga. Yatap ang sisilip pero sa side ng Bren Esports. Naisip ko lang, ang hirap pala magtago no, pagka meron kang Koopa. Oo, kasi si Koopa. Kasi ang hirap kabanding lumalabas. Oo. Oh wow. Ayaw pumasok sa loob ng brush. Pero yes, nakikita mo naman yung positioning dito ng Bren Esports. Almost 5 members is nasa top part. Inaabangan lang talaga yung Lord. Pero meron na rin idea dito yung Work Oster Force since si Kosei sinubukan niya at nakakita siya ng itak na lumilipad. So it means na nandun yung mga members ng Bren Esports. Pero Rebo! Almost catching Rebo! Wow! From downtown, that Feather Airstrike almost deleting the Chango of Rebo, pero good attempt, muntikan nila. Muntikan pa rin. Lalo na TDC, we are already approaching to the point na tumatagal na ang mga death timers natin. Oh, TikTok timers nga naman sabi nila. Pwede ka mag-TikTok pag na-takedown ka. Oo. 20-minute mark above. Mapapaano ka ng mga when she comes in, na mapapatingin ka na lang ng mga sumasayaw para si Kuya Manjin mahilig sa ganun. Pero look at this, here we go! Tinamaan na naman ng Way of the Dragon Plus the Meteor Shower para kay Rebo Unravel. Not enough damage. Pero si Chumich yung sumasalubsob, na iwan siya. Hindi naka-follow through yung Work Oster Force. At matutumba si Chu for the next 55 seconds. Saktong-sakto na din yung pagkakarespond ng Lord. Wala silang retribution pero Unravel. And also with the Feathered Airstrike from Kosei. Pero na sandwich play ng Bren Esports ang members ng Work Oster Force. Pero with the ultimate from Flap TZ. First channel 3 Mar TZ. Carl TZ trying to run away. Pero si Lusty din nag-aabang din sa likod. At mukhang si Kosei ay inaabangan niya. Merong immortality dito si Lusty. Pero makakuha ba siya? Mapapop ba nila yung immortality ni Lusty dito? But no, with the Shunpo, Bren Esports able to... Grabe yung micro-handle, DDG. Nakita mo ba yun? Pinaglaruan nila yung pader.
Oh no, these two teams is really showing up, Carl TC. Hindi ka pwedeng mapitas dito. Oh, hindi nga pwede. We could cancel blast with the mobility from Carl TC. Makakataka siya ulit, pero si Lasty nag-umaamba. Ginagamit kanyang Jeet Kune Do para lang magkaroon ng unting threat. Pero Rob, tinan mo yung top and bottom lane. Oh, kailangan i-show muna ng Work Oster Force para mas magkaroon sila ng magandang positioning opportunity to contest the next lord. Kasi kung iisipin mo, hindi pwede rin kasi biglang i-fake lord sabay si Carl TC, biglang mag-sneaky play, sumegway, makabasag. Look at that, almost lock item, and he has already a malefic roar, dalawa sa kanila, even si Few. Ganito ka-farm itong Popol and Koopa na to, kaya even Unravel with the tank, ramdam niya talaga yung aso ni Few. Ang sakit talaga with the bite and Koopa, bukod pa dun sa stun, ang taas na rin ng damage output ni Few, at nakakasumbayo na rin siya sa mga squad niya na Bren Esports. 62 ang Bren Esports, abang ang Work 59. Hindi naman ganun kalayo, pero talking about objectives, isang turret na lang ang naiiwan sa Work Oster Force. At this point, TDC, gold doesn't matter. Ang pinakamahalaga dito, huwag kang mapitas. Isa pa is yung positioning mo. Ito, alam to ng Work Oster Force na susubukan ng Bren Esports ngayon i-contest on Lord. Pwedeng kalampagin, tapos dumiretso sa hero. Even Unravel, medyo malalim siya dito, TDC. Oops, si Flop TZ na-absorb yung damage ng Feathered Airstrike, pero na-stop siya ni Lasty. Lasty ang magiging next target ngayon ng Work Oster Force. Pinapatakbo, but with the Meteor Shower, Unravel, buhay pa rin, but si RTZ medyo lumalim. Hindi agad nakapag-follow through ang Work Oster Force. Si Chu is also exposed, pero si RTZ ang magiging main target dito. Chu is still trying to catch out the rest of the members of Bren Esports. There's a play by TZ with a nice jump, Raging Slash, popping the Immortality of Lusty, pero na-isolate siya ngayon ng Bren Esports. Ito na ang turn ng Bren Esports with the Way of the Dragon plus the Meteor Shower. Bren Esports taking down 4. Pero okay lang yung TDC eh, kahit napitas nila doon si Carl TZ, halos mabubura naman lahat ng mga members dito ng Work Oster Force. And to mind you, meron silang Popol and Koopa na well farm, kahit wala sila ditong jungler, parang meron pa rin silang isang damage dealer na nagangalang Few. Itong Popol and Koopa na to ang mukhang makakabasag ng base na. Oh my G, Bren Esports hindi binigyan ng pagkakataon ang Work Oster Force para maagante with this rematch. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Rob, mukhang swerte nga talaga yung sapatos doon. Mukha talaga. Kumbaga, ang ganda rin kasi ng pag-flank ni Carl TC doon sa backlane. So, talaga,